Attention SSS pensioners, bagong announcement ng SSS CEO President Michael Regino kapapasok lang. At good news po ito sa lahat ng SSS pensioners, madaming matutuwa dito. Kaya siguraduhin panoorin ang buong video. Magandang araw po sa lahat ng ating viewers, lalo na sa ating mga SSS pensioners. Kapapasok lang po na balita, naglabas ng announcement ang SSS President at CEO Michael Regino. Ang ACOP deadline today, March 31, 2022, ay in-extend hanggang June 30, 2022. Ibig sabihin, yung mga hindi pa nakakapag-comply ay may 3 buwan pa kayo para makapag-submit ng requirements. At ang magandang balita ay hindi masususpend ang inyong pension. Sinabi ni President Regino na layo ng extension na bigyan ng mas mahabang panahon ang mga hindi pa nakasunod sa ACOP para maiwasan nila ang pagsususpinde ng kanilang buwan ng pensyon. Original na binigyan namin ang mga sakop na pensyonado ng panahon na 6 buwan from October 1 noong nakaraang taon upang sumunod sa ACOP para sa taong kalendaryo 2021. Ngunit dahil sa mga paghihigpit na ipinatupad noong unang bahaging taong ito dahil sa variant ng Omicron kasama ang with other considerations, we decided to extend the deadline for another 3 months or until June 30, ani President Regino. Hinihikayat namin ang mga hindi pa nakasunod sa programa na isumite agad ang kanilang compliance para hindi sila makalagpas sa bagong deadline. Mayroon kaming iba't ibang mga pamamaraan para sa pagsunod na aming binuo ng may lubos na pagsasaalang-alang para sa kanilang kaligtasan at kaginhawaan, dagdag niya. Ang mga alituntunin at mga kinakailangan sa dokumentaryo para sa iba't ibang paraan ng pagsunod gaya ng sa pamamagitan ng email, mail, courier, dropbox, video conference at home visit. Ang mga sakop na pensyonado sa ilalim ng ACOP na nakasunod na papara sa taong kalendaryo 2021 ay hindi na kailangang muling isumite ang kanilang pagsunod. Ang karaniwang schedule ng ACOP ay magpapatuloy sa July 1, 2022. At reminder, ito po ang mga dapat mag-comply sa ACOP. Ito po ang mga survivor pensioner receiving pensions through death benefit, total disability pensioners, guardians and their dependents, and retirement pensioners residing abroad. At ang mga retirement pensioners nga po na nandito lang sa Pilipinas, exempted pa rin po kayo. So wala kayong dapat gawin, wala kayong dapat isubmit na document. Kaya magandang balita po talaga ito at malaking tulong sa ating mga SSS pensioners na yun na nga po last minute alam ko po kayo ay nag-worry na baka maputol na nga po ang pension. At yun na nga, dininig ni SSS CEO President Michael Regino ang mga panawagan ninyo na i-extend ba. At yun na nga, meron kayong 3 buwan para asikasuhin ito at hopefully lahat ay makapag-comply na po. At mabilis ang update na rin po tungkol sa second tranche, 1,000 pension increase. Hanggang ngayon, wala pa rin pong update, official announcement galing sa SSS na ito ay ibinigay na at may schedule na date. Kaya po maging mapanuri sa mga kumakalat na mga fake news at hindi po kasali ang Tita Eda sa mga channels na yon. At kakampi nyo po ako, lagi ko pong sinasabi sa inyo at dito nyo po mapapanood sa channel ko once na maglabas na po ng balitang ito. So hanggang ngayon wala pa po, wala po tayong aasahan. Ang darating lang po tomorrow, April 1, ay yung SSS monthly pension para sa first batch at hindi po tungkol sa 1,000 pension increase. Kaya sana po lahat ay klarado na po. Lahat tayo ay naghihintay na sana ay ito'y mabigay na bago pa man bumaba sa pwesto si President Duterte. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have any questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.